Today, gagawa tayo ng shearing process. Ituturo natin sa inyo step by step kung paano natin ma-achieve yung ganitong klase ng shearing gamit ang ating elastic thread. Pero bago tayo magsimula, if you're new to Project Hobby TV channel, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. At para sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama na ang notification bell. At syempre, follow us on our social media account. Thank you. Ang una natin gagawin is i-wind natin yung ating elastic thread sa empty na bobbin. So, pag nag-wind tayo ng elastic thread sa ating bobbin, huwag nating hatakin yung ating elastic thread. Hayaan nating iikot siya naturally according doon sa natural niyang tension or at its original state ng ating elastic thread na hindi naka-stretch. Alright? So, again, iikot natin ng dahan-dahan na hindi natin nahatak yung ating elastic thread. So, ganun yan. Then, up until mapuno or up until sa desired na length ng ating elastic thread na ilalagay natin sa ating bobbin or i-wind natin sa ating bobbin. Tapos, syempre, lagay natin sa ating mini sewing machine. Remember, yung ating bobbin, dapat ang ikot niya ay counterclockwise. And then, ipifetch natin yung ating pinaka-lower thread. So, ayan. May papakita ko sa inyo na pinagpraktisan ko earlier kasi may tip akong ituturo. So, ito yung pinagpraktisan ko earlier. We'll try to replicate this one. If you would notice, walang line, walang trace ng lapis. Dito din sa side. So, paano ko na-achieve na at least straight yung stitch at almost similar yung distance ng ating stitch from top hanggang dito sa baba. So, kapag nananahi kasi ako, especially dito sa mini sewing machine na to, kasi wala siyang guide dito sa metal plate. So, ang ginagawa ko, itong edge ng ating pressure foot, yun yung guide ko sa tela. So, ayan. Ngayari, ito. Ito yung magiging guide ko dito sa tabi. Or, kapag nakatahi na ako, makikita nyo yan later on. Kung natahi ko na to, ito, itatapat ko siya dito sa gilid. And then, the same process all throughout. So, yun yung gusto kong pakita dito na walang line. So, pwede natin ding practicein yung ganung process para masanay tayo na tatahi ka lang ng straight line. Pwede mo nang hindi, guhitan. Pero kung beginner, syempre, kung yung medyo yung tahi natin is going somewhere else, better yet, linyahan natin. So, kunwari, magsishearing tayo, let's say, 1 centimeter apart. Alright? Or, say, 1/4 inch apart yung stitch natin. Pero sa mga tela na kagaya nito na may line or checkered or stripes or what have you, pwede nyong gawing guide yung line kung saan kayo mananahi. So, sa tela na to, kunwari, dito kayo nag-upisa, and then next nyo na-stitch dito, next, so on and so forth, hanggang mapuno nyo. So, ganun yung gagawin natin process, hindi na natin to lilinyahan. Pero kung plain ito, kagaya nito, at medyo hindi pa natin nakokontrol yung ating stitch, hindi pa natin nagagawang straight yung ating stitch, mas mabuti na linyahan natin. Alright? So, we'll try replicating this one. So, pinagpraktisan ko lang din yan kanina. Siyempre, lalagay natin yung ating tela. Ilagay natin yung ating upper and lower thread sa likod para hindi niya matahi mismo yung ating sinulid. So, again, before starting, mapansin nyo rin na hindi ako nag-backstitch. So, I would prefer na itali than doing backstitch kasi malaki itong ating elastic thread. So, imagine niyo na lang kung nagka
tatlong ulit tayo dito. So, parang di siya maganda tingnan. So, might as well itali natin. So, having said that, kailangan natin ng mabahabang allowance ng sinulit para matali natin ng maayos. Alright? So, let's do this. Yan. So, assuming ito yung magiging pinakadulo ng ating tahe at dito tayo magsisimula sa part na yan. So, urong natin ng konti. Right? Tusok. As always, bago manahe o bago apakan yung ating foot pedal, itusok muna natin yung ating karayom. Alright? Huwag hatakin ang tela. Iga-guide lang natin ang tela. Okay? Alright, so assuming hanggang dito lang yung tatahiin natin. Kasi masyado nang mahaba. Alright, assuming na dyan lang. Huwag nyong ihinto yung makina kung saan dapat siya mag-end. Dapat a few stitches away para makontrol nyo. And then you turn the wheel manually. Ayan, so papansin ninyo hanggang doon lang siya. And then ikot natin ng pag-anon. And then, hindi ko apakan yung aking foot pedal, kundi iikot ko lang yung wheel. Ito, para matansya ko yung distance. Kasi pag inapakan mo yan, mahirap mas i-control yung stitch niya. So, ayan. So, yung magiging guide natin, itong line na to, or better yet, itong tinahi natin, itatapat natin siya dito. So, yun yung magiging guide natin for the second stitch or second line ng ating stitch. So, may dalawa kang reference para evenly distributed or evenly stitched yung distance ng line natin. Okay? So, tahi tayo. So, hindi ko apakan. Ikot lang. So, ayan. Tutuloy-tuloy natin ito hanggang matapos. Paulit-ulit lang yung process na gano'n. So, pinapakita ko lang sa inyo slowly kung paano natin dapat gawin. Ayan. So, or isa pang tip, yung dito, pwede sabihin mo, oh, tatlong stitch lang. Regardless kung gusto mong sundin yung line o hindi. So, manual mo iikot yung wheel. 1, 2, 3. Tapos saka mo pipihitin na ibang direction for the second stitch or the following stitch. So, ganun lang. And then, ito gagawin kong guide na naman itong aking tinahe dito sa gilid ng ating pressure foot. So, ayan, itutuloy-tuloy ko to hanggang matapos. So, kung medyo hindi kayo pakontento sa kulot niya, pwede sikipan natin ng konti yung ating tension. Alright? So, gagawin ko to up until matapos natin. Right. So, ayan yung itsura ng ating shearing. Although hindi siya masyadong stretchable, ang tip dyan, kailangan yung sikipan pa yung tension. Pero ganun yung process ng gawin natin. Alright. So, ayan. Natapos na natin yung ating shearing. May napansin lang ako sa tela na to, hindi masyado kulot-kulot. Compare mo dito. So, based dito sa dalawa ay think yung pagkakakulot-kulot ng ating shearing is depende din sa klase ng tela. Kasi ito, medyo matigas. Ito, malambot. Kaya medyo stretchable siya compared dito. So, but anyhow, based nga sa nagawa ko dito sa dalawa,
yung klase ng tela na gagawin natin for shading, may effect din siya sa klase ng kulot na gusto nating ma-achieve. But ang pinaka-concept lang in terms of tension, masikip yung tension dapat kapag nagsishearing tayo. So, going back doon sa hindi tayo nag double stitch or nag back stitch, ang na-mess ko kanina is itatali natin para hindi magbubukol-bukol. So, ang gagawin natin, hahatakin natin yung sinulid sa harap, lalagyan natin sa likod, saka natin itatali manually. Right? So, ayan. Ganun siya. Ganun din sa kabilang end. So, buhol natin siguro kahit 3 times. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Kunin natin yung sinulid doon sa likod, or I mean, yung sinulid from the front, and then itatali natin manually. So, ayan. 3 beses siguro para mas matibay. Yan. So, yan yung ating shearing. Based nga ulit dito sa nagawa ko, kung yung shearing na gusto natin maayos yung pagkakulot-kulot, umami tayo ng mas malambot na tela. So, makikita ninyo yung difference. Ito kasi Tetron, ito pure cotton. So, mas okay siya sa Tetron, or siguro kung yung mas malambot pa na mga klase ng tela. Alright, so I guess that's it muna for today. Isa to sa mga maraming nagre-request. Gumawa daw ako ng shearing video gamit yung 3 makina, yung mini sewing machine, Sosipo sewing machine, saka yung surplus na makina. It's actually the same concept for the 3 of the sewing machines that I have. So, applicable itong process na ginawa natin para doon sa 3 klase ng makina. So, ayan, nagawa natin yung shearing process gamit ng ating elastic thread. By the way, sa price, nabili ko ata ito, 35 pesos MH. Alright guys, hanggang dito na lang muna. Kung may mga video suggestions kayo or any related questions, comment nyo lang sa ibaba. At syempre, maraming salamat sa panonood. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Again, thanks for watching. Till next time, dito lang sa Project Hubby, your Hubby TV. Bye-bye!